Lagi sa umagang ito, lahat po'y magsitayo. Sumayin niyo ang kapayapaan. O kay buti ng Ama, sadyang kay hiwaga niya. Kay hirap liripin ang isip ng tao ang kahiwagaan, kadakilaan niya. Kaya't ibinigay niya ang Espiritu niya upang siyang maglirip at magpaunawa sa bawat isa. Upang tuwirang siyang magturo at mag-akay sa daang matuwid at liwanag. Halina kayo, mga minamahal, naway matanto nyo ang aking tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Welcome, anak na Raquel. Hindi ka nagsabi ah. Ang lalaki na ng mga bata, dalagat binata na. Buhay po ba ang Diyos? Siya po ang ating website designer. Siya po ang ating website. Ah, nakalika nga dito.
atin pong gumawa ng ating internet. Yan po. Galing po siya ng Taiwan. Siya po ay isang hinirang para makatulong sa gawain ito. Gumagawa siya ng walang bayad. Sabi nga ni mahal na kapatid na Beth, nung malaman ko po na malaki pala ang bayad sa website designer dahil sa kanila daw po nung nasa St. Mary siya, kaya hindi siya nakapagmahal. Salamat anak, sapagkat sa Panginoon walang mahal. Kapag nagbigay siya ng kaparaanan, tunay na siya po ang gumagawa ng lahat ng kahiwagan. Yan po ang hiwagan ng sinasabi. Yan po ang mga kadakilaang gawa ng Diyos. Yung hindi mo inaasahan, yung hindi mo alam na ipagkakalob niya sa iyo. Salamat anak. Kaya tayo po ay live araw-araw. Napapanood tayo sa iba't ibang bansa. Na lahat po ng mga taga-subaybay natin, taga-sunod dito, napapanood po nila tayo. Yung pong mga gabi sa kanila ngayon, nagtitiis po sila kahit na maghintay sila ng mapuyat sila. At yung hindi po nagkakaroon ng oras, sa recording po, nanonood sila. Kaya ganyan pong napalalago ang ating gawain na hindi po kamalayan ng isang Apo Kunching, kundi sadyang ang Ama ang nagbigay pamamaraan. Buhay po ba ang Diyos? Alam niya yung mga anak niyang ginamit na walang kakayahan. Kaya ibinigay niya yung mga anak naman niyang may kakayahan. Alam ng Ama kung ano yung katalinuhan mo rito sa lupa na hindi mo alam kung ano pa ang nararapat na panglupang gawa. Kaya binigyan ka ng kaangkop na makakasama upang kayo'y magkasama-samang mag-usad, maglunsad ng kanyang gawaing mainam. Kaya nandyan po si Mami Beth na taga-gawa naman ng taga-balangkas ng libro. Kaya meron tayong yung tinapay ng buhay at saka sa piling ng Espiritong Banal. At nakakagalak po kapag sinasabi nilang, mahal na Apo, yung po ekang sa piling ng Espiritong Banal at saka po yung sa tinapay ng buhay, doon na rin po humahango yung mga naglilingkod kung papaano nila kinukuha yung mga aral doon na binibigyan na lang nila ng tema. Napakabuhay po ng Diyos, napakabuti niya. Sapagkat alam niyang hindi ako marunong gumawa ng libro, binigay niya yung isang makapagpatupad ng kanyang salita na sinabi niyang balang araw mayroon talaan ng mga mensahe. Alam niyang hindi ako marunong gumawa ng Facebook. Isang araw, hindi ko alam, mayroon pala akong Facebook. Kasama pala ako sa Facebook. At taon na po ang binilang, 2 taon mahigit bago ako nagkaroon ng pagkakataong magtala. Nung sambitin pa lamang ng Espiritu na pasubali ko'y magtala ka. At kung hindi nga po siyang nangungusap, ang wika niya'y ganito, sapagkat maraming makikinabang anak. At ngayon po, sa patnubay ng Ama, hindi man nagla-like yung iba na nagla-like at nagko-comment, ngunit sabi nila, nagpo-post po kami sa iba't iba sa aming mga ka-friend. Sa madaling salita, wala pong pagkabula ang salita ng Ama na lalaganap ang kanyang mga salita tulad ng pagsambit niyang, tandaan mo anak, lalaganap ang aking larawan sa buong daigdigan. Nang una po niyang sambitin niya, ito po dinaratal lamang niya, nang unang taon na sambitin sa akin sa parokya na Apo Kunching, sa feast day po ng Divine Mercy, ang imahin po ninyo ang ipoprosesyon. At ilang taon na pong nagaganap yan. Nang sambitin niya na papasok na ng parokya ang rebulto, ang imahin, nangusap po siya ng ganito, tandaan mo anak, balang araw lalaganap ang aking larawan. Buhay po ang Ama sapagkat ilang libo na ang donation lang din po, mga may sponsor
na nagbibigay ng mga larawan niya para ilaganap, para ipalaganap, pinamamahagi po niya. At may nagsabi noon na, ba't eka ganyan ang kaanyuan niyan? Hindi yan eka ano. Alam niyo po, bandang huli, tinanggap din nung paring nagsabi na yon. Sapagkat sinabi niya, hindi daw ganon. Ang sagot po ng tinanong, eh yan po ang kaanyuan ng magpakita naman po siya kay Apo Kunching eh. Kaya yan po ang sinalarawan. Subalit, walang hadlang kapag ginusto niya, libo-libo na po ang mga naikakalat at naipapamahagi na sa bawat tahanan na mayroon noon, napapatotohanang Espiritu niya'y buhay sa kanyang salita na walang pagkabula. Buhay po ba ang Diyos? May mga nagsasabing, salamat po, Eka. Sa amin pong pag-abroad, yan lang po ang dala namin. At kami po'y nananalangin kapag kami may problema, agad namang nalulutas. Salamat po, Eka. Nilagay ko po, Eka, sa bagay namin. Wala po, dire-diretso lang. At dakila nga po, walang kapantay ang Panginoon, sapagkat ang kanyang salita ay makapangyarihan. Makapangyarihan dahil totoo siya. Makapangyarihan dahil Diyos siya. Makapangyarihan dahil Espiritu siya. Ngunit kung bilang tao, anong kapangyarihan ang larawan mo? Buhay po ba ang Diyos? At nung unang panahon na tinatalakay ng tao ang rebulto, ang huwag sumamba sa Diyos-Diyosan, hindi pa niya panahon yun. Wala pa siya noon. Hindi pa siya nagkakatawang tao. Hindi pa siya bumaba sa mundo. Kaya sa panahon ngayon, nililalaganap ang kanyang larawan, hindi siya impostor, kundi siya ay Diyos, Anak, at Diyos, Espiritu. Buhay ba ang Diyos? Kaya, anong magiging pagkakasala mo at pagkakamali mo kung hindi niya gustong maitala ang kanyang larawan ng panahong wika nga niya, ang wika nga niya, nang punasan siya ni Veronica Kumintal ang mukha niya sa kanyang panyong pinampunas sa kanya. Sa makatwid, gustong mailarawan ang pagiging pagkakatawang tao, subalit hindi na muling makikita sapagkat Diyos, Anak, na nagkatawang tao sa pagiging Espiritu Santo. Buhay ba ang Diyos? Mahirap unawain, maging si Apo Kunching bilang tao hindi kayang unawain kung walang nagpaunawa at walang magbibigay pang unawa. Kaya napakahalaga ng pagbubukas diwa at ang Espiritu ng Ama ang magbabahagi pawa. Kaya sa inyong lahat, nawa, wag lamang literal na binabasa ang mga nasa Biblia, kundi ang Espiritu ng katotohanan na naghayag ng salita ang siyang hingin na patnubay, hingan ng karunungan upang mawawa at maunawaan ang mga nakatalang banal na salita. Sapagkat kung hakahaka, katang isip at literal na babasahin at iyahayag anong saysay, anong buhay, hindi mo maunawaan ang kahulugan sapagkat tao kang umuunawa. Kaya kailangan mo ang Espiritu ng Ama at ng Anak nang maunawaan mo ang lahat ng nakatala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, kapag sinabi niyang manalig ka, ano ba at papaano ba ang manalig? Dahil tao ka at wala kang pandam at hindi mo alam kung papaanong manalig, alam mong sabihin, hindi mo kayang gawin. Magtiwala ka dahil tao ka, hindi pa ganon kalubos ang iyong pagtitiwala. Hindi mo alam kung paano mo gagawin, ngunit nasasabi mo, yun lamang ang katotohanan. Paano mong mapapatotohan ang masarap ang tubig ng poso na yan kung di mo pa natikman? At kung ikaw lang ang nagsasabing masarap at walang magsasabing iba, hindi pa rin totoo sinasabi mo dahil wala pang nagsasabing iba. Ngunit kung matitikman din ang iba't magsasabi rin silang masarap ang tubig na yan ng poso, magpapatotohan masarap. Mas marami yung magsasabing masarap kaysa sa hindi.
Yung hindi nasasarapan, hindi nila gusto. Ganyan lamang ang patotoo. Marami ang magsasabi na patotoo na buhay ang Diyos kapag pinagtiwalaan nila at naisa buhay ang salitang banal. Subalit kung binabasa lamang at hindi sinasabuhay, wala kang mapapatotohan ng mahiwaga ang Diyos mo dahil hindi pa nagaganap ang hiwaga sa buhay mo nang dahil hindi totoo ang paniniwala at pagtitiwala mo, wala kang pagsasabuhay. Subalit, subukan mong maisabuhay at ipagkatiwala mo ang lahat ng natutunan mo ay gawin mong marapat na tupdin at sundin. Patototohanan ng Ama, ang salita niya ay may buhay, makapang yarihan. Yao na nga ang hiwaga niya, yao na nga ang himala niya, yaong hindi mo inaasahan at wala kang alam paano nangyari yon. Ay, paano siyang gumaling? Yun ang hiwaga na gumaling siya, hindi mo kamukat-mukat, wala kang alam bilang tao. Ngunit ang alam ng Ama mo na tinatawagan mo at pinagtitiwalaan ang kumilos at siyang naghari upang ang kapangyarihan niya ay pakita, may magagawa siya na di magagawa ng tao sa lupa. Ganyan ang pagkilos ng Espiritu ng Ama at ng Anak, ang Espiritu ng Katotohanan, ang Espiritu ng Liwanag at ang Espiritu ng Buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, ang may pandinig muli nakarinig. Mula kay Mateo. Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Uulitin po natin. Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Nanumbat din pala ang nagkatawang tao, ang anak ng Ama na ibinabat sinugo, sapagkat ang panunumbat niya ay pag-ibig. Hindi panunumbat na galit, kundi habag at awa sapagkat niya nakita ang pagsisisi nila at siyaan ang pawang katotohanan. Ang pagmimiti ng Ama na magsisi at magbago ang mga anak niya ang siyang hinahangad at hinahanap niya. Subalit, ilan kaya ang magmimiti na tupdin at gawin ito upang malugod at siya'y matuwa? Kawawa ka, Korasin, kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga tagaroon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Paano mo ba sinasalarawan ang iyong pagsisisi? Paano mo ba maipapakitang ikaw ay nagsisi? Ano ba ang patutuong nagsisi ka na at sa pagsisisi mo ay nagbago ka? Paano mo ba mapapadama ang totoo mong pagbabago? At paano ba ang ginawa mo? Na kaya mo bang mag-isa ang lubos na magbago? O, kaya mo nakakaya, may Diyos, Espiritu ka, na ang kaya niya ay di mo kaya, ngunit na kaya mo dahil sa iyo ay tumanggap ka na. Dahil ikaw ay tumanggap na. Buhay ba ang Ama? At siya o ng kaibahan ng natural na tao, natural na pagkatao, na ang isip at damdamin ay taong tao, hindi nauunawaan ang nauunawaan ng kanyang kapwa, kaya sila mismo hindi magkaunawaan kung magtatalo sila'y maghihidwaan. Subalit, ang nak sa katotohanan at nakakaunawa ay hindi nakikipagtalo. Pinababayaan niya lang kung hindi makaunawa at hanggat magagawa niya, maiulat niya ng tama at marapat. Kung makikinig, hindi na sila maglalaban. Kung magkakaisa at makakadama kapwa, hindi na sila magtatalo, kundi sila'y magkaisa na at nagkakaunawa na. At siya o nang layo at nasa ng Ama.
ang magkaisa at magkaunawaan ang lahat ng mga anak niya kung nawawawaan nila ang layunin niyang maganda at mabuti sa mga anak niya. Ngunit sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, may higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaya kaysa dinanas ng Sodoma. Sapagkat nang panahon ng mga taga-Sodoma, sila'y nagsisit, nagbago, nagbalik loob, nagdamit ng sako, sila'y nangunyapit, nag-ayuno. Ngunit nang panahon ng Kristo, binaliwala ng mga ayaw tumanggap, hindi nakakilala, walang nadama sa ganang kanyang kaloob na mula sa Ama at di ganang tao na pagtupad at pagtalima. Mga minamahal, ang wika nga, dala mo, sarili mo mismo ang makakadama kung magaan o mabigat ito. Kinain mo, ikaw mismo ang magsasabi kung may panlasa ka, kung masarap at hindi masarap. Kalooban mo mismo, ikaw ang nakadarama kung anong nararamdaman mo, galakbaga o galit. Pag-ibig ba o hinanakit? Kaya ikaw mismo, kung may talino ka, magsuri ka, kaaya-aya ka ba sa pananaw ng Ama? Kalugod-lugod ka ba sa ginagawa mo sa Kanya? Marapat ka bang matawag na anak sa pagbabalik loob mo ba? Sa pagsisisi mo, ano bang nabago sa iyo? Nasiyahan ka na ba? Nagalak ka ba? At patuloy mong minimithi ng pagsisisi mo'y patuloy mong gawin at patuloy mong baguhin ang dapat mong baguhin. Magalak ka, magpuri ka kung sa iyong natutunan ay nais sa buhay mong tuwiran sapagkat ang naramdaman mo ay di mo naramdaman sa bilang tao ka. Subalit nang naramdaman mo ang Espiritu't nagari sa iyo na iba kang totoo bilang anak ng Ama. Kaya nga mapapalad ang mga nagsisi at ganap na bagbago at nagbago upang sa kanilang ginagawa sila rin ang makikinabang pawa. Sumayong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramanayahanam. Noon ngayon at kailanman, magaganap ang magtutura ng nilalang. Ay, ba't nakakaya mo yan? Ako di ko kaya yan. Tama. Kapag ang pinagsabihan niya, ba't nakakaya mo yan kahit ika'y tawa-tawanan? Ako hindi ko kaya yan. Lalaban ako. Ang wika ng Ama. Mapalad ang mapagpakumbaba, mapagparaya, mapangunawa. Mapalad ang sa Kanya, ang nananahan at nananatili sa Kanyang piling sa pamamagitan ng Espiritu Niya. Sapagkat walang makakakaya at di makakaya ng tao ang magpakababa at bumaba, sumuko sa Kanyang kapwa. Sapagkat kung ang Ama ang hindi nagahari sa Kanyang katauhan, habang siya nasasaktan, lalo siyang tumatapang. Hindi para sumuko, kundi para ipaglaban ang karapatan. Subalit ang layo ng Ama, may paglaban mo man ang karapatan mo, anak, kung wala kang karapatan sa akin, walang bali ang naging karapatan mo. Subalit, wala ka mang karapatan sa kapwa mo, binigyan naman kitang karapatan, magalak ka at matuwa. So, inyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Kaya lahat ng nakadama sa paghahari ng Ama't binigyang karapatang maging maligaya at masaya ang puso nila, nasasambit nila, o kay buti mo, Ama. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo?
Sabihin nyo nga, amen. Amen. Mahina para sa danang tao na yan. Ulitin nyo nga. Amen. Parang mahina pa rin. Isa pa nga. Amen. Naku, tuwang-tuwa ang ama kung lahat ng nag-amen ay nagawa iyan para sa kanya. Sabihin nyo nga, Alleluia. 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 Purihin ka, ama. Purihin ka, ama. Ayon, sumabay ang bata. Iyan ang pawang katotohanan. Kung halimbawa, ikay nangungusap, may panggulo, may sagabal, pag hindi ka matimpiin at di ka maunawain, magagalit ka. Subalit, pag naalala mo ang sinabi ng ama, mapapalad ang nakakaunawa sa mga bata. Habang hindi mo naunawaan ang batang ito at di mo matanggap ang batang ito, hindi mo maunawaan ang aral ko. Mapapalad ang mga tumatanggap at nahalintulad sa isang bata. Sapagkat, tayahin ang binya sa isang bata ang nararapat na mapalad, sapagkat ang bata hindi marunong magtanim ng galit at hinanakit. Galit siya ngayon, mamaya makikipaglaro sa nakagalit niya. Minuras siya ngayon, mamaya lalapitan niya yung nagmura sa kanya. Inagawan siya ng pagkain, mamaya bibigyan niya pa yung ng agaw. Subalit sa tao, sa may edad, sa matanda, pag ginawa mo yan, sampal abutin mo. Kung matapang ang kamao ay mabilis ito. Buhay ba ang ama? At sa dyan namang napakahirap sabihin na ginawa mo yun kung di mo naman nagagawa. Napakahirap namang gawin kung pinipilit mo lang. Kaya hindi maaring dayain din ang sarili. At upang magawa mo, kailangan mong may patnubay ka at mayroon kang tagapagturo na sinusunod mo na di mo nakikita. Ngunit tama ang ituturo, tumpak ang gagawin, marapat ang ibibigay para sa iyong buhay. Buhay ba ang ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba siya? Dakila ba siya? Kaya kung dakila siya, totoo at buhay, alina kayo, maglagak kayo ng katotohanan sa kanya at ipagkatiwala nyo buhay na pahiram niya. Pagpalain kayo, may tanong baga kayo? Mas masarap na ang sabihin kalugod-lugod ka anak ko kaysa kahabag-habag ka anak ko sa masamang ugali mo'y tatakwil kitang totoo. Tama ba? Kaya magmithi kayo na ang kapwa nyo, anuman ang sa palagay nyong naging kasalanan sa inyo, huwag lang kayong pinatay, hindi na kayong makakapagpatawad. Subalit, kung sinaktan lang ang damdamin nyo, magpatawad kayo sapagkat higit kayong mapalad sa matigas ang kalooban. Pagpalain kayo ang pagsisising matapat, pagtanggap sa nararapat. Ang pagtanggap sa nararapat, pagkagalak ng kalooban, pagbibigay kapayapaan. Ang nagbigay kapayapaan, siya rin magbibigay buhay, kaya't kung ito'y tatanggapin, ika'y uunlad sa pananalig, pananampalataya, at mabubuhay kang matiwasay. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung minsan sa nagaganap sa iyong buhay, marami kang mapagninilayan kung magninilay ka lang. At sa iyong pagninilay, huwag ang masama ang iyong makamtan, kundi ang mabuti at pagbabagong ganap. Marami ang pagiging isang aral sa nagaganap sa buhay ng tao. Kung nais lamang niyang mapabuti at bumuti ang buhay, tunay na pag-aaralan niya kung lahat ng naganap sa kanya ay nakapagpahamak at nakapagpasama sa kanya, di niya na muling uulitin pat gagawin. Subalit, bakit may nilalang, alam niya nang nakakapagpahamak sa kanya, ulit-ulit pa niyang ginagawa. Alam niya nang nagpapahirap sa kanyang loob at isipan,
patuloy pa rin niyang minimithingtop din. Yan ang tao, ganyan ang tao, damdaming tao. Subalit damdaming Ama, damdaming Espiritu, damdaming Kristo. Hindi mo na uulitin ang alam mong sayo'y makapagpaparusa. Buhay ba ang Ama? Ang isang Hesukristo pinarusahang walang kasalanan para tumubos dahil tumubos. Subalit ang tao, anong karapatang parusahan ang kapwa niya? Hindi naman siya ang manunubos. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramenehana. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kanya-kanya nga namang taglay ang tao. Itaas nga po ang kamay ng mga hindi kumakain sa handa ng patay. Kaisa kita dyan. Itaas niyo po ang kamay ng mga kumakain sa handa sa patay. O nga naman, no? Hindi naman yung patay ang pinagkakainan mo. At hindi naman patay ang nagluto. Bakit nga ba hindi ka makakain? Pero alam niyo po, hindi naman sinasadya yun eh. Ako po, ilang beses ko nang sinubukan, talagang hindi rin talaga po ako makakain. Kumakain po ako habang kumakain ako, nasasarapan ako. Pagkatapos nun, yun ang hirap. Kaya, sabi ko po, 40 days ngayon ang aking alagad na pumanaw na naging kabahagi. Kahit naman po wala ako dun, matutuloy ang 40 days niya. Tama po ba? Ang mahalaga ay nalala ko na't naalala ko na siya kanina at inandugan ko pa siya. Kaya kahit wala na ako dun at di kumain, alam niya na yun. Kasi pares kaming di kumakain sa patay noon. Buhay po ba ang Diyos? Sinubukan ko pong kumain sa 9th na araw, sa 9th na araw, sa 40 days, sa babang luksa, sa oras ng may patay pa. Lahat po ng pinagkainan ko noon, kung ukol dun sa patay ang handaan, kahit na catering pa, nagdutsa ang katawan ko sa makatwid. Kung ayaw ng katawan mo, huwag mo nang pilitin. Sapagkat, kung patuloy mo sinusubukan at ikaw rin ang nahirap at nasasaktan, magnilay ka naman. Salamat sa bawat kaganapan po na kung wala ako sa Panginoon, hindi ko alam yung magnilay. Dating buhay, laging sasabihin ng manggagamot mo ng doktor mo, Aba, Mrs. Sanchez, tigilan mo Eka, ang pagkain ng ganyan, ang paggawa ng ganyan. Pagkatapos Eka, ikaw rin nasasaktan. Bawal Eka sa'yo, bawal Eka yan. Tingnan mo Eka, kasi po dati, ako po ay may parang asthma, allergy. Na kapag nakasumpong po yun ay talagang parang ang hirap. Purihin ang Ama at salamat sa Ama mula noon. Salamat sa Kanya. Alam niyo po ang sagot ko, medyo pilosopo pa po ako noon eh. Kaya ako'y naunawaan ko yung mga pasyente. Yung hindi nakakaunawa sa akin, pinagpapaumanhinan ko kasi dati po, ganun din ako eh. Bilang tao, pag may pinuntahan ko manggagamot eh, ba't ako pa iinumin dun sa... Kaya po yun ang tinuro sa akin ng Panginoon na huwag kong gagawin. Eto yung papel. Isasalab sa apoy. Yung pinggan pala. Pinggan pala. Tapos kukunin yung usok at lalagay sa papel. Tapos may sulat, binabaluktot, ilalagay sa tubig, sa baso. Inumin kayan, gamot. Eh, kahit po hindi na ako gumaling ka, hindi ko inumin yan. Kasutil ko po, ano? Dahil tao akong tumatanggap, hindi ko kayang inumin yon. Eh, talaga po hindi ko inumin. Eh, meron nga po akong lolo, kung tawagin eh. Namamalipit na ako noon sa tiyan, dalagita po ako, ito binabalik ng Diyos. Eh, biniro po niya ako. Kainin mo lang, kalaway, kung gagaling ka eh. Ay, mamatay na po ako, kako.
sabi. Eh, kapampangan po. Biniro ako, piyay ka nga na ka, sabi niya kapampangan. Aga pa lang mateka, halime ka na ning wawa ko. Sabi niya sa akin, eh bakit po? Gamot baka ako'y lawa? Eh, hindi na ako, hindi na. Sabi ko, may ibang paraan. Diyos ko po, may ibang paraan. Eh di, ayun po. Nung binigay yung ibang paraan, sabi ko, aba, magalit ka man ka ako sa akin. At kahit hindi ako gumaling, kung ako hindi pa gagalingin ako ng Diyos, hindi ko kakainin laway mo. Sabi ko, eh bakit teka, apo mo ko, abay kahit natatangda ka, sabi ko. Eh bakit po ano? Eh kasi noon ang panahon, pag nabalis daw eh, abay, kainin mo yung laway mo, eh? May virus pa yun eh, kung may HEPA. Buhay po ba ang Diyos? Pero salamat sa Panginoon. Natawa po ba kayo? Nakakatuwa po, ano? Pero alam niyo po ba, nang nasumpungan ko kadakilaan ng Diyos, eh wala pala doon ang panggagamot. Sa salita lang pala ng Diyos, gagaling ka. Sa paniniwala at pagtitiwala mo sa Kanya, gagaling ka. Sa pananalig mo, gagaling ka. Alam niyo po ba, mga minamahal ko, instrumento lang ang mga hinahatol sa inyo. Ngunit wala man kayong lagukin at wala man kayong inumin, wala man kayong kainin, kapag ginusto ng Diyos, kayo gagaling. Kaya, hindi ba kayo nagninilay? Kung minsan nilabas ka na sa ospital, hindi ka pa gumaling, karami mo ng ginastos, karami mo ng nilagok na inumin, karami ng tinurok, karami ng ginamot na tabletas at kapsula, hindi ka pa magaling. Sa makatwid, sino nagpapagaling? Instrumento lahat, at magalak kayo at magpasalamat sa Ama. Kung ang mga instrumento na iyon ay binibigay sa inyo sa inyong kagalingan at nakamtan ninyo pagdaka sa maiksing panahon, sa maikling araw na nakamtan ninyo ang kagalingan. Subalit kung hindi naman ninyo nakakamtan, patuloy kayong magsumamo, manalig at magtiwala. Maniwala, umasa na may Diyos na mahiwaga. Buhay ba ang Ama? Dinanas na rin ang nagpagamot na si Apo Kunching. Pag-uwi sa bahay, puro pasa ng magpalit ng pantalon. Aba, sa halip pala ka akong gumaling ako, lalo pang lumala yung nararamdaman. Eh, ba't puro pasa ako? Sabi ni Apo Kunching, ganyan. Bakit ito'y binabahagi, walang tinutukoy na tao? Upang pasiwalat sa inyo at mahayag sa inyo ang katotohanan, iba't iba ang kaloob sa tao. Subalit, ang banal na espiritu hindi magpapasakit at hindi magbibigay na hindi kaya ng tao. Napakagaan. Tanggapin mo lang ang salita niya. Maghahari sa puso't isip mo. Aba, hindi mo namamalayan ang madilim mong isip nagliliwanag. Ang lito mong isip nakakaunawa, napapayapa, pinapayapa. At ang nagagawa mo ay dinagagawa ng kapwa mo. Dahil ang banal na espiritu ng Ama, ang banal na espiritu ng Anak, ang siyang pumapatnubay, gumagabay upang magawa mo ang di kayang gawin ng tao, upang masabi mo ang di kayang sabihin ng tao, upang makita mo ang mga hiwagang hindi namamasdan ng kapwa mo tao, kung wala sa espiritu ng katotohanan. Buhay ba ang Ama? Ang Ama'y kayang magbigay ng hindi mo nakikita at di mo alam. Katulad halimbawa, sinusurpresa ka ng kapwa mo, hindi mo man kaalam-alam at di mo man kakilala, bigla ka na lang bibigyan ng pasalubong. Yan ang hiwagang sinasabi ng Ama. Yan ang mga pahatid niya. Hindi mo kamag-anak minahal kang tapat. Nilagakan ka ng pagmamahal at nilagakan ka ng pagtitiwala nang dahil sa Kanya. Nang dahil siya kumikilos, ganyan siya kumilos. Yan ang hiwaga niya, yan ang himala niya, yan ang gawa niya na hindi kaya ng tao. Subalit siya, kayang-kaya niya. Kaya, kung magbabalik loob lamang sa kanya, kung magsisisi lamang lubos ang tao, masisiyahan, mararamdaman ang tunay na pagkalinga, pagkupkop at pagmamahal ng Ama. Kaya, magalak ang mga nagbago at patuloy nagmimiting magbago, subalit maawa sa sarili, mahabag sa sarili ang ayaw magsisi at magbalik loob na totoo. Pagpalain kayo. Maliwanag ang nakaulat, walang pagkabula. Nahayag ang katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama
Kaya't ang Espiritu rin ng Ama ang dapat niyong kailanganin at tanggapin upang mawawaan at ganap niyong maunawaan ang kanyang mga habilin, paalala at pagpapagunita, pagpalain kayo. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba siya? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. At iba't iba nga ang ginagamit na gamot na sa pamamagitan ng katas ng puno, katas ng dahon, katas ng ugat, katas ng sanga. Saan ba kinukuha ng mga parmasyotiko ang mga gamot na iyan, ng mga scientifico na nabigyan ng talino? Sa lupa ba? Bumuo ba ng lupa at ginawang kapsula? Mga minamahal, maraming nilikha ang Ama. At tandaan ninyo, lason man sa palagay ng tao, kung sa paniniwala niya, itong laso na ito'y makaaampat ng gutom niya at makapagbabalsa mo ng galing at kagalingan ng karamdaman niya, bibigyan ng patnubay ng Ama, makabubuti sa kanya. Subalit, gaano may ang kasarap at yan man ay nagpapagaling kung hindi niya kalooban, hindi ka masasarapan, hindi ka gagaling. Sa makatwid, ang buhay ay kanya at ang kaloob niyang buhay dapat ilagak at sa kanya ay ibigay. Magsisi at mabigyan ka ng pagpapatawad. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, kung nababatid lamang ng tao ang tunay na kalooban at kagustuhan ng Ama, at tunay na masusunod ito, sa palagay nyo, may tao kayang magugupo, malulugmok, maninimdim, masisiphayo? Wala, sapagkat ang sumusunod sa Ama ay nakalulugod sa Kanya. At ang bawat anak niyang kinalulugdan at malulugod siya, siyang nagbibigay ng galak sa bawat isa. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Subalit, gumawa ka man ng tama at ginawa mo ang tama, kung hindi ka pa nagagantihan, huwag ka namang manghinawa. Patuloy kang maghintay hanggang maibigay sa iyo ang marapat mong gantimpala. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? May kumakain ng bayawak, may kumakain ng ahas. Subalit may taong hindi makakain yan. Pag pinilit mong kainin at di mo gustong kainin, pag nagsuka ka, pinahirapan mo sarili mo. Tama ba? Kaya kanya-kanyang pagtanggap yan. Mayroong kaya na dalhin ang isang timba, mayroon namang isang tabo lang ang kaya niya. Pag pinilit mong padala sa kanyang isang timba, mahihirapan siya, baka magkasakit pa. Kaya pabayaan mo naman. Ikaw na may pangunawa, isang tabo lang muna dalhin niya. At upang lumakas siya, tulungan mo siya, sapagkat walang taong mahina kapag pinagsikapan niyang lumakas at hiniling niyang siya'y lalakas at siya'y magpapalakas sa piling ng Ama at nananalig siyang lalakas, hindi mo alam, hindi niya alam, isang araw, malakas na nga siya. Buhay ba ang Ama? Ganyan lang ang buhay, sapagkat may ginagawa ang Ama, ang Diyos ng katotohanan na hindi nga alam ng tao, subalit, nalalaman niya na lamang, natututunan niya na lamang, at nabatid niya na lamang nung makita niya, aba, siya mismo magpapatotoo, totoo pala ang kwento. Kaya upang mapatotohanan niyo ang balitang mabuti, ang aral na tama, mismo sa sarili niyo, gawin niyo isa buhay ito. Upang mapatotohanan din sa inyong lahat, kayo'y totoo na anak ng Ama. Sumuko, nagsuko ng sarili, at nagpakababa sa Kanya. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong tanong? Kung ang alam mong gamot ay sa lompas,
At tapal din itapal karoon. Wala ka pa rin kagalingan, hindi mo nakakamtan. Alamin mo ang katotohanan na hindi sa lumpas ang nagpapagaling. Para nang sa gayon, yung inalam mong katotohanan na ang ama mo palang nagpapagaling at ang kanyang patnubay, ibigay niya yan sa'yo. Ano ba ang ibig kong ituran? Kaalinsabay ng paniniwala at pagtitiwala ninyo na ito'y gamot, unahin yung pagtiwalaan ang magpapagaling. Sa inyong lahat, may inyo ang kapayapaan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon at alabong dakila bilang anak kanya at nakilala mong totoo-too at tapat siya, anong dapat gawin bilang anak na sumusunod sa kanya? Ang may pandinig ay nakarinig. Pamigay niyo yung suma. Galing po yan sa Sambales. Tingnan niyo, bakit binahagi? Oh, sinong mag-aakala ngayon nakakain kayong sumang galing pa ng Sambales? Kahit si Apo Kunching, hindi niya alam na may darating na sumang galing Sambales. Subalit, habang nagtatala kanina ng mensahe, nararamdam at pinababatid, daratan, ngunit nalimutan, hindi na itanong ang sabi niya sa sarili niya, text ko nga si Raquel kung totoo nga ang darating. Pinalimot para hindi ma-text. Iba ang nagawa, iba ang sinagot. Ayan, kung nagtiwala agad, de sana, narito na nga ang totoo. De ang Diyos ang nangusap, hindi pala tao. Ganyan lang, mangusap ang Espiritu. Napapatuhanan mo kapag nagaganap ang sinasabi sa iyo. At paano namang magaganap sa iyo? Pag dakakarakaraka, uda ka, sabi ng tao. Kung ayaw mo namang tanggapin na may Diyos, Espiritu, tanggapin mo munang may Diyos, Espiritu, at nang mapakita niya sa iyo, may hiwaga sa buhay mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalit na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari manalig umang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat ay kaya wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong mangyayari sa inyo, manalig umang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na.
Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Maralig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. May magandang sa inyo. Minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Lagi niyong tatandaan yan. Kung nalulumbay kayo, para bagang wala na kayong pag-asa, alalahanin niyo ang pangako ng Ama. Mayroong magandang mangyayari sa iyo, anak ko. Kapag ako'y kinilala at tinanggap mo, sinunod mo ang mga aral ko, sinabuhay mo ito, anong di ko mapangyayari sa iyo. Mahirap man para sa tao, madali para sa akin ito. Imposible man sa mundo, posible sa akin bilang ako'y Diyos na totoo. Hindi ba ga? Kaya kung magninilay ka, ang pagnilayan mo ang mabubuti at wagang makapagdudulot ng masama sa iyo. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong itatanong. Wala rin akong tanong. Mabait po kayo, no? Lagi namang mabait ang tao, eh. Alam niyo po, wala naman talagang masama, eh. Ang masama, isip. Kapag sumama ang isip, sumasama rin ang loob. Kapag sumama ang loob, pumasok na yung loob, ay masama. Pumasok na sa loob ang masama, nasugatan na, nagasgasan na, nagkatinik na, ay lagi na yung masakit, lagi nang masama. Bakit? Masakit na ang loob, masama na ang loob. Buhay ba ang Diyos? Kaya, maliwanag ang nakatala, iwasan nyo ekang magtanim ng galit. Kung magagalit man kayo, huwag niyong pahintulutang
kayo ay masaktan ang loob. Uwasan ninyong puso ninyo'y masugatan. Sapagkat sakit man ang puso mo, kapag may sugat, makamamatay. Buhay ba ang Diyos? Tapos ba ang laban? Hindi. Bawat araw, pakikibaka, laban sa buhay, Diyos ang kasama. Patnubay niya, laging sa iyo, anak, tanggapin mo siya. Pagpalain, kayo may bukas pa. Sigurado na po bukas yung bendisyon na yun. Dahil diretso gawain bukas eh. Eh ngayon po eh, maraming tutunguhan na naman eh. Alam nyo po ba? Kala nyo po ba masarap yung punta doon, punta dyan? Masarap pa yung manahimik sa bahay eh. No po? Kaya lang, kung kinakailangan, para maipadama mo ang pagmamahal, para mapakita mo ang pagkalinga mo, para mapakita mo ang Diyos ay buhay, para mapakilala mo ang Diyos ay buhay, gawin mo! Huwag kang magtangi, huwag kang mamili. Ang kaya mo, ibigay mo. Ang di mo kaya, huwag mong gagawin sapagkat ikaw mahihirapan. Buhay ba ang Diyos? Kung ano kakayahan mo, alam ng Diyos yan. Kung ano nagagawa mo, alam din niya yan. Ang bawat kakayahan mo at pinilit mong gawin alang-alang sa Kanya, siya ang gaganti sa iyo. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng tunay na ligaya at saya, payapa na pag-iisip, mabuting kalooban, at patuloy na buhay na pag-asa. Pag-asang gagaling, pag-asang makatitighaw, pag-asang magtatagumpay, pag-asang liligaya balang araw ang buhay mo na nasip hayo. Pagpapalay laganap, siksikliglig at tumapaw sa daigdig, ang amay tanggapin, babahaginan kang tuwiran. Sapagkat siya'y butihing, magulang ninuman. Pagpalain kayo, tayo na, magsiuwi na po tayo.